Hello guys, welcome to my vlog. Welcome sa panibago na naman nating episode. Ngayong araw guys ay nandito tayo sa Kuluan. At pupuntahan natin yung Orban Farm dito sa Kuluan. Ito guys yung ano, yung daan papasok. Diretso lang tayo doon. Update ko kayo guys pag nakarating na tayo doon. So ito yung gate. Sa likod ng malaking puno na yan. Guys yung ano yung papasukan. Ayan. Ito yung okurang tanim nila. Ang ganda, ang daming okura. Ayan, ang lalaki ng bunga kaya lang hindi nila pinitas. Tapos diyan may alugbati. May mga bahay diyan na parang squatter. Tapos ito yung papaya. Ang daming okura. Kaya lang. Ayan o. Yung mga halaman. Tapos meron silang mga binibintang gulay. So ayan o. So, dito rin nila siguro inaaniya. Ito may mga kainan din dito. Pwede kayong magmerienda. Pagka gusto niyo pumunta dito. Maganda dito kasi ang daming gulay. Ayun o, alugbati. Saka pipino. Yung kabila ng bundok na yan guys eh, Saksa Beach. So, dito lang. Sa may likod. Ay, ito no. Para siyang may ano. Sapa. Fish pond. Sa baba. So, punta natin. Ang ganda guys, oh, nakakatawa. Ang ganda. Ay, may mga isda dito. May mga tilapia sa baba. Ayun o. Oh. Nakakatawa naman. Meron silang aerator para siguro dun sa mga isda. Para hindi mamatay yung mga isda nila. Ganda. Parang lang nasa Pilipinas pag ganito yung ano ambience nung lugar. Para ka talagang nasa Pilipinas. Kasi yung daan rough road lang siya. Tapos ito para siyang ano pahingahan pag nagpi-picnic. Ayan, mayroon dalawang elepante. Dito oh. Daming tanim. May okra, may kangkong. Ito sitaw. Kaya lang kulubot na yung mga balat ng sitaw. Pwede kayo magano dito guys oh, barbecue. Hindi ko lang alam kung nire-rent siguro to. Ayan. Ito may basil oh. Ito guys, may sitaw. Wow, ang ganda. Ang galing guys oh. May sitaw. May kamote. Ayun o, kamuting bagin. Galing. Ito naman pichay. Maliliit na pichay. Dito may kangkong. Meron ding talong. Ayun yung talong. Kaya lang itong okra na to, ibang klase naman yung okra nito. May mga sanga oh.
malalaki. Mataas pa sa akin yung okra. Ayan, dito mayroon silang gabi. May tanim silang kalabasa. Saka yan, ang daming ano, talbos ng kamote. Ang ganda guys, para siyang ano, greenhouse pala ito. Maluwang siya guys. Ito. Ayan yung ano, likod. Sabi nila dun sa kabila mayroong ano daw ito. May fish pond na malaki. Titignan natin mamaya kung pwede tayo mag fishing doon. Tatanong natin sa kanila kung pwede bang mag fishing. Kasi gusto ko talaga mag fishing. Ang ganda, ang dami nilang gulay. Kakatuwa naman. Ang daming kangkong dyan sa greenhouse nila oh. Aquaponic pala yan. Ginawa nila sa kangkong. May choy sam guys oh. Ang ganda ng choy sam. So pasok tayo guys. Papunta natin sa loob. Dito ho yaya mama. Okay. Ikaw saan? So pasok tayo guys. Titignan natin yung ano. Yung loob ng greenhouse. Ngayon nandito tayo sa greenhouse. Wow! Ang ganda naman. Nakakatuwa. Ito guys eh ano nila, parang ano, Chinese lettuce, pero ano to tawag nila, choy sam. Ayun oh. Masarap ito, yan. Stir fry mo lang. Lalagyan mo lang siya ng toyo at saka parang ano lang, stir fry mo lang. Ayun, dami. Nakakatuwa naman. Ayun oh. Wow, organic ito guys, sabi ng babae kanina, organic, hindi sila nag-apply ng any pesticide o chemical. Lahat ito organic. Ang ganda ng lettuce. Wow. Pang salad. Ayan. Nandito tayo sa loob. Kung makikita nyo guys, itong mga dilaw na nakasabit na yan. Ano yan? Insect trap. Pang trap nila sa mga insekto na kumakagat sa mga dahon. Ang ganda oh. Ito bagong ano lang nila, bagong lagay pa lang. Wala pa siyang, hindi pa lumalabas yung ano. Pero ayun na, may tubo na kasi ano yung ano nila oh. Yung inilalagay na pantanim. Ang ganda naman ito. Nakakatuwa, ngayon lang ako nakapunta dito. Ayun oh. Ang ganda talaga niya. Kumbaga, kung mahilig ka sa farm guys, yung mata mo busog na busog dito kasi dito sa Macau, alam naman natin dito sa Macau na wala ganong mga ganitong farm. Hindi katulad sa Pilipinas na maluluwang talaga yung mga farm, yung ginagalawan natin na papalibutan ng farm. Dito sa Macau, puro halos simento lang yung nakikita mo. Kaya pag nakakita ka ng ganito, para bang napakasarap sa pakiramdam. Ang ganda oh. Ayan, ang dami. Ito yung mga ano, lettuce. Ang ganda. Parang asarap mamitas. Sabi ng babae, pwede kang mamitas, babayaran mo kung hanggang saan yung kaya mong pitasin at gusto mong kat kaya mong bayaran, pitasin mo. Ang ganda ng mga ano nila oh. Tanim. Ayan, nakakatuwa talaga. Okay, natutuwa sa mga ganito. Kasi mahilig ako magtanim. Sa trabaho ko, ang dami kong tanim. May CCTV. Tignan natin itong ano, itong kabila. Dito guys, sa kabila. Marami din silang tanim dito sa kabila. So, pasok tayo. Dito.
ito medyo malaki siya. Mas malaki itong isa na to, mas maluwang. Ito kangkong naman yung tanim. So guys, pwede kang mamitas, pwede kang mag-ano dito, basta kaya mong bayaran. So yung policy nila, pitas mo tapos babayaran mo dun sa ano, babayaran mo dun sa gate. Sabi nila 40 daw per kilo. So kung ikaw yung mamimitas, nakakatuwa kasi ikaw yung mismong mampipitas dito sa ano, sa puno ng ano, sa puno ng gulay. So ako naman eh may ID, mayroon akong ano dito, member naman ako. So kahit mamitas ako ngayon, okay, pwede akong mamitas kasi mayroon akong membership card. So 130 guys yung membership card dito, tapos pwede mo siyang gamitin, yung 100 pwede mong ibili, tapos yung 30 yan yung pinaka pang ano mo, membership mo. Ito ang ganda ng lettuce, ang sarap nito guys, parang gusto kong magpitas ng ano, kangkong. Parang gusto kong magluto guys ng adobong kangkong. Kasi oh, ang ganda, sariwang sariwa. Talagang ano, organic siya. Hindi katulad nung nasa market, yung binibili natin sa market na hindi mo alam kung saan nila kinuha, kung organic ba yon o puno ng pesticide. So, ang laki guys oh. Ang laki na to. So, masarap, masarap manguha dito. Masarap mag... Maganda magpatayo ng ganito sa Pilipinas. Kaya kung may puhunan ka guys na kaya mong magpatayo ng greenhouse na ganito, pwede kang magpatayo. So ayan, titignan ko kung ano, makakapitas tayo ng gulay mamaya. Dito pala sila nagpapatubo ng mga gulay. Ayan. Ayan yung mga kangkong. Pinapatubo nila. Saka lettuce. Wow, ang galing. Ayan guys oh. Ang daming tumubo. Ayan. Pinapatubo nila sa foam. Tapos meron silang pinaka basket. Ayan oh, yung maliliit na basket na yan. Ay yung nilalagay nila doon sa loob ng ano, sa may butas ng PVC para pumasok yung tubig. So ayan. Ganda dito. Nakakatawa. Eh mayroon pala silang tanim na mani oh. Mani. Tapos may mga sitaw sila. Ito guys, dito tayo sa likod. Meron silang saging. Ito talong. May bunga yung talong nila. Saka mais. Ang daming mais oh. May bunga na yung mga mais nila. At saka yung iba, hindi pa namumunga, bago pa lang. Ayan. Tapos yung saging nila, lakatan. Para ka lang din nasa Pilipinas. Ang daming sugar cane doon sa baba. Nakakatuwa. Kasi meron palang ganito dito sa Macau. Ay, nalate na saging. May puso na, oh. So, ayan guys. Mangunguha tayo. Tapos, babayaran na lang natin doon sa my gate. Kasi sabi nung inche kanina, pwedeng mangunguha. Basta, kaya mong bayaran. So, try natin. Kasi gusto kong magluto nito ng, ano, ng adobong kangkong. Isang kilo daw nito, 40. So, ewan ko kung paano karami isang kilo na to. Kasi, alam mo naman yung kangkong magaan. Ang ganit to eh. Kaya lang, siguro ang dami nun. Hindi ko alam kung paano karami. Bahala na mamaya. Sa may gate. Makakatuwang mamitas kasi ang ano, ang taba-taba nila oh.
taba nila. Hindi ko alam kung para, paano karami yung isang ano, isang kilo. Nakakatuwang mamita. Siguro ano na to guys. Tama na. Nasa 1 kilo na siguro ito. So, babayaran natin dun sa ano, sa gates. Babayaran na natin tong ano, itong ating kangkong. Ito yung ating nabiling kangkong. Ito yung aking pinitas. Ayan. So, mamaya sa bahay, adobo ang labas nito.